Umahabol sa ikalimang pwesto ang pagkaladkad ng isang multicab sa isang motorsiklo sa gitna ng intersection. So siya ang nagkat yung motorcycle, hindi yung sasakyan. Nasa tamang daan yung sasakyan, bigla siyang kinat. Wala siyang magagawa. Kinat siya. So kasalanan ng motor yun. Nagdamo man ng mga minor injury ang driver, mapalad pa rin siyang nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa fourth spot, ang pagbangga ng isang tricycle sa isang motorsiklo. Matapos makabangga, humarurot palayo ang driver ng tricycle sa kalagitnaan ng intersection. Mapapasinan ng red signal ang traffic lights, pero umarangkada pa rin ang tricycle, kaya tumaan ito ang isang papalikong motorsiklo. Pero hindi pa rin ito nagtapos ang malaking na aksidente. Maya-maya, isa pang humaharurot na tricycle ang sumulpot at sinagasaan ang motorsiklo ng biktima. Kitang-kita sa CCTV kung paano nagmamadaling tanggalin ang mga sakay ng tricycle o motorsiklo na pumailalim sa kanilang sinasakyan. Saka mabilis na pumuslit mula sa lugar ng aksidente. Buhay ang driver ng motorsiklo pero hindi na nahuli ang mga nakabangga sa kanya. Marangkada sa ikatlong pwesto ang pagsalpok sa motorsiklo sa isang pampaserong jeep. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang mabagal na takbo ng pampaserong jeep habang patawid ang intersection. Nang biglang sumulpot ang isang humaharurot ng motorsiklo mula sa kabilang direksyon. Yung motorcycle driver, hindi siya nag-minor sa major street. Mabagal ang takbo ng sasakyan, mas mabilis siya parang kidlat, subalpok dun sa sasakyan. Sa lakas ng impact ng pagbangga ng motorsiklo sa jeep, tumilapon palabas ang babaeng pasahero na nakaupo sa may hulihan ng jeep. Mabilis namang nakatayo ang babae habang ang driver ng motorsiklo ay nanatiling nakahiga sa kalsada. Maswerte pa rin nabuhay ang driver ng motorsiklo. Pasok naman sa ikalawang pwesto ng top 10 motorcycle accidents caught on CCTV sa Davao. Ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa kotse. Sa kuwang ito sa intersection, makikita ang isang kotse na lilitusan na pakaliwa. Makikita na naka-on ang signal light nito. Nagbigay na tumating ang isang humaharurot na motorsiklo at mabilis na sumalpok sa kotse. Mabilis yung dating ng motor. At maliwanag naman yung ilaw ng kotse. Kitang-kita niya may kumakaliwa. E dapat mag-stop siya or umiwas siya. Since mabilis ang takbo niya, hindi niya makontrol ngayon yung manibela niya. Kaya ang nangyari, sumalpok na lang siya, parang nag-daredevil na lang siya. Tumama pa ang driver ng motorsiklo sa bubong at likod ng kotse bago siya tuluyang bumagsak sa kalsada. Sa kabila ng tinamang minor injury sa katawan, nakaligtas ang driver ng motorsiklo. At ang nanguna sa listahan, isang aksidenteng naganap sa JP Laurel Avenue. Patawid na sana ng intersection ng isang truck nang biglang umarangkada ang isang motorsiklo mula sa kabilang direksyon. Nakapagpreno ang truck, pero sa kasawi ang pala, hindi nakita ng isang tricycle ang paparating na motorsiklo. Dahilan para sumalpok ang motorsiklo sa tricycle.